Good evening sa bawat isa na nakakapanood ng video na ito. Ito na naman po ako, si Pastora Susan Cabrera ng LFCI Kabanatuan. Muli ay nais ko na makapaghayag ng salita ng Diyos. At ito yung pagkakataon na ang lahat ng mga tao ay nasa kani-kanilang mga bahay sapagkat mayroong pong lockdown na nangyayari sa ating iba't ibang bayan ng ating bansa. Kaya pagkakataon nito na magkaroon kayo na pagkakataon na mabigyan ng tuon ang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Na ang salita ng Diyos ay mabibigay sa atin ng direksyon. At nais ko lang na katulad nga yung isang mensahe ko na sa midweek service at saka doon sa Don't Fear. Huwag tayong matakot. Ngayon ay nais kong mag-share ng salita ng Diyos na para malaman natin kung gaano ba kahalaga ang salita ng Diyos. Na sabi nga sa Hosea 4:6, my people perish because of lack of knowledge. So, manapapahamak daw ang bayan ng Diyos dahil sa kakulangan ng kaalaman. Ang kaalaman po ito ay ang salita ng Diyos. Kaya nais ko po na bigyan din po natin ang salita ng Diyos. Habang nandiyan po tayo sa kanya-kanya natin tahanan, bakit hindi po natin pagtuunan ng pansin ang pagbabasa ng salita ng Diyos? Ang salita po ng Diyos at ang sa John 1:1, ang sabi nga po doon, ang salita ng Diyos at ang Diyos ay iisa. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. And ang sabi sa Matthew 4:4, na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. So marami pong hindi nakakaunawa at nakaka-intindi na mabuti kung gaano kahalaga ang salita ng Diyos. Ang Bible po ay napaka-gandang libro sa buong mundo at ito po ay bestseller. At ang Bible po na ito, ang book po na ito ay millions pa rin po ang hindi nakapagbabasa. So, at ang Bible po ay ang original written nito ay tatlong language. Ito po ay Hebreo, Aramaic, and Greek. So, ang Bible po ay tinranslate by dedicated people so that you can know about someone who cares for you so much. He gave his life for us. Kaya sabi rito, sabi nga po rito, this one who loves you very much has a special plan for you and your nation. This person is the Creator, God of heaven who made the world. So, walang iba po kundi ang Panginoon po ang gumawa nito na basbas sila ng Espiritu ng Diyos sa 2 Timothy 3:16 and 17. 1 Timothy 3:16 and 17. Yan. So, ang Bible po ay tinuturo po dito sa Bible ay simula po ang salita po ng Diyos, simula po sa kahirapan, dadalhin po tayo sa kasaganaan. Ang salita po ng Diyos ay simula po sa pagkauhaw o gutom, dadalhin po tayo sa kagbusugan at kakontentuhan. Ang salita po ng Diyos ay mula sa sakit at karamdaman, dadalhin po tayo sa kagalingan. Ganyan po yung Bible. And ang Bible po ay binubuo siya ng dalawang libro. Isang Old Testament at isang New Testament. Napaka-special po ng salita ng Diyos. Sabi nga po rito, God's special book, the Word of God. The Holy Bible is God's special book. It is not like other books, but is a supernatural book. It was written by many different people who wrote by the inspiration of the Holy Spirit. So, yun nga po ang sinabi, 2 Timothy 3:16. Na sabi po doon ay binasbasan
ang gumawa nito para maisulat po ang salita ng Diyos. Binasbasan ng Diyos at idinikta po ito ng Diyos sa kanila. 40 author po ang gumawa nito. And dito po sa Bible, malalaman po natin ay where did I come from? Saan ba tayo galing? At dito rin po, malalaman natin why I am here. Bakit ako naririto? And where will I go? Saan ba tayo pupunta? So dito po sa una, where did I come from? Galing po tayo sa Panginoon. Genesis 1:26, kinerate po tayo ng Panginoon ayon sa kanyang wangis. And why I am here? Bakit tayo naririto? Merong purpose ang Lord why we are here. Ito po yung dapat nating alamin kung ano ba ang purpose ng Diyos sa buhay natin. Kinerate tayo ng Panginoon ayon sa kanyang wangis at meron siyang magandang plano para sa atin. Meron siyang purpose bakit tayo naririto, to glorify Him. And where will I go? Saan ba tayo pupunta? And alam natin na after po natin dito sa sanglibutan ay meron tayong pupuntahan. Kung tayo po ay tatanggap sa Panginoong Jesus, tatanggapin natin ang Panginoong Jesus bilang sarili natin tagapagligtas, sa langit po tayo pupunta. So, balit kung tayo po ay hindi mananampalataya at hindi po natin tatanggapin ang Panginoong Jesus bilang sarili natin tagapagligtas, sa impyerno po tayo pupunta. So, kailangan ay inaalam po natin ito at sinasaliksik po natin. At ang salita po ng Diyos, malalaman po natin doon na mahal tayo ng Panginoon at nirescue tayo ng Panginoon mula sa kasalanan. At ang salita po ng Diyos ay na makapagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang salita po ng Diyos ay may pangako sa atin. Nabibigyan niya tayo ng buhay na ganap at kasiyasya. And there is power in the Word of God. Kaya kailangan po sa ating pagsasalita ay maging maingat po tayo sa ating pagsasalita sapagkat ang salita nga po ay Diyos at ang Diyos ay salita. Naging isa po siya. And kailangan mag-iingat po tayo sa ating mga sinasabi sapagkat kung ano po yung sinasabi natin, yun ay nagkakaroon ng kapangyarihan na nangyayari po yun. Kaya kailangan po ang salita ng Diyos ay positive lang po yung ating gagawin. So, sabi nga po rito, ay kailangan natin na mag-aral ng salita ng Diyos. And mababasa po natin sa salita ng Diyos yung John 3:16. Gayon lamang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung promise ng Lord sa kanyang salita. At ang purpose nga ng salita ng Diyos ay para maging banal tayo sa kanyang harapan. Sabi nga sa John 17:17, ang salita mo ang magpapabanal. Pakabanalin mo sila sa salita. Sapagkat ang salita mo ay katotohanan. So ang salita po ng Diyos ang magpapabanal sa atin upang ang tao ng Diyos ay maging matuwid sa kanyang harapan. Yung salita po niya ang sasala sa atin. Ayan. And ano pa, sabi po rito, through this is given us his very great and precious promises to, so that through them you may participate in the divine nature and escape the corruption in the world caused by evil desire. Yan po makikita po natin sa 2 Peter 1, 3 and 4. Ibinigay po sa atin yung very great and precious promises ng Panginoon. Ibinigay para tayo ay maialis niya doon sa pagiging corrupt ng mundo. Hindi tayo makurap ng mundo. At ang salita po ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. Makikita po natin yan sa John 6:63. Sabi nga rito, the word I have spoken to you
are spirit and they are light. So nagbibigay po ng buhay ang salita ng Diyos. At ang salita po ng Diyos ay katulad siya ng tubig na habang tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, nasasalamin natin, nasasala natin yung ating mga ugali, attitude, karakter. So, unti-unti, habang tayo nagbabasa ng Bible, unti-unti, lumilinis po tayo. Kaya sabi rito, the Word of God is like a water. So, kini-cleanse tayo ng salita ng Diyos. Kaya kailangan po talaga na nagbabasa tayo sapagkat ang salita ng Diyos ang sasala sa atin. Sasalain tayo ng salita ng Diyos upang maging banal tayo sa harapan ng Panginoon. The Word of God is light for our lives. So, ang salita ng Diyos ay tanglaw sa ating buhay. Ito ay magiging, sabi nga sa awit 119:105, ang salita mo ang tanglaw ng aking mga paa. Ang salita mo ang tanglaw ng aking mga paa. Yun ang sabi sa awit 119:105. And ano pa, the Word of God is spiritual food. So much for po yung katulad nga ng sinabi ko. Ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating mga kaluluwa. Hindi lang tayo nabubuhay sa tinapay, kundi dapat nabubuhay po tayo sa salita ng Diyos. Para po tayo lumago sa Panginoon. Sapagkat hindi po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at tayo po ay nakikinig lang, so mabagal po yung paglago natin sa Panginoon. Kailangan po natin ang mismong tayo yung magbabasa at magsasaliksik ng salita ng Diyos upang mabilis po tayong lumago sa Panginoon. Yung ating spiritual life ay mabilis na lalago. At ang salita po ng Diyos ay pare siyang buto na tatanim sa ating puso. At ito'y mamumunga, lalago, at pare siyang magiging forest. Yan. And ano pa ang salita ng Diyos? The Word of God is like a sword. Ang salita ng Diyos ay parang tabak na magkabilay talim. Hanggang sa ating buto ay at tumatagos. Pagka po tayo ay nagbabasa ng Bible, nakikilala natin yung ating sarili. At pagka po tayo nakikinig ng salita ng Diyos, akma po doon sa nangyayari sa atin. Na kung ano man yung nangyayari sa atin sa araw-araw, pag nagmensahe ang isang lingkod ng Diyos, akma doon. Sapagkat alam ng Holy Spirit kung anong pangangailangan natin. So the Word of God help us to pray. So ang salita ng Diyos ay tinutulungan tayo kung paparoy tayo manalangin. John 15:7 sabi rito, if you remain in me and my word remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you. So yun, John 15:7. Kaya kung ang salita daw ng Diyos, kung ako'y manatili sa inyo at ang salita ng Diyos ay manatili sa akin, ano man ang inyong hilingin sa pangalan ko ay ibibigay ko sa inyo. Yan po ang sabi ng salita ng Diyos. And the Word of God is strong in us. Para siyang bato, Matthew 7:24-25, na pag merong ang Word of God, ang tapang mo, nagiging strong ka, nagiging malalakas ka. Bakit? Yung salita ng Diyos, yung pangahawakan mo. Na ano man yung dumadating sa buhay mo, ano man ang dumadating sa kapaligiran mo, ano man ang dumadating ng mga masasamang balita, o ano man yung mga salot na dumarating, meron kang katapangan at nagiging matatag ka sapagkat hindi yung mundo ang pangahawakan mo, yung mga balibalita or mga nangyayaring masama sa kapaligiran natin, kundi yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos na siya yung magiging kalakasan natin sa ating buhay araw-araw. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos. Habang tayo po ay nasa ating tahanan, magsaliksik po tayo ng salita ng Diyos. Start po tayo ng 15 minutes.
And katagalan po, pag ginawa po nating habit, ang pagsasalita ng Diyos, katagalan magugulat ka na lang, inaabot ka na ng 20 minutes, aabot ka na ng 30 minutes, aabot ka na ng 1 hour, magugulat ka na lang, inaabot ka na ng oras sa pagbabasa ng Bible. Bakit? Habang nagbabasa ka ng Bible, kinakausap ka ng Diyos. At napakasarap kausap ng Diyos. Sapagkat pag lagi mong kausap ang Diyos, ibang klase ang pananaw mo sa mundong ito. Nagkakaroon ka ng pag-asa. Nagkakaroon ka ng bagong pananaw. Nagkakaroon ka ng bagong pangunawa sa mundo. Na kahit napakagulo ng mundo, o kahit na ano pa yung dumarating na mga problema, mga trahedya sa ating bansa, ay nagkakaroon ka ng kaliwanagan sa pamagitan ng salita ng Diyos, na ang lahat ng mga bagay na ito ay na magaganap talaga, sapagkat tunay nga na malapit na ang pagdating ng Panginoon. Kaya po sa Joshua 1:8, sabi doon, pagbulay-bulayan natin araw-gabi ang salita ng Diyos upang masunod natin ito at magtamo tayo ng matagumpay at masaganang buhay. At ang sabi nga po doon sa Revelation 1:3, na ang nais ko, sabi niya doon, blessed daw yung tao na nakikinig, nagbabasa, at nagsasagawa ng kanyang binabasa at napapakinggan. Yun lamang po, napakahalaga po na tayo ay magbasa ng salita ng Diyos. Gawin po nating habit bago matulog, or yung free time natin, pagkagising natin ng umaga, kahit na isang verse lang, magbasa tayo, devotion po ang tawag doon, and yun po yung pangahawakan mo sa araw-araw na buhay na ito upang mapagtagumpayan po natin ang mundong ito. Sabi nga, one word can change our lives. So isang salita lang ng Diyos, mababago ang ating buhay. Maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. At mananalangin po ako ng closing prayer. At sino man po yung nakakarinig dito o first time na nakapakinig, pwede po kaya ang yayahan ko kayo na tanggapin niyo ang Panginoong Jesus bilang sarili niyang tagapagligtas. Personal na relasyon sa Lord ang kailangan natin. Hindi religion, sapagkat religion makes you a religious. Jesus makes you a righteous. So kailangan po natin si Jesus. Relationship between you and God. Kaya sa oras na ito, yumuko tayo po at manalangin. Sabayan niyo po ako sa isang maikling panalangin. San man kayong lugar naroon, ay sambitin po natin ang panalangin ito, ariinin yung panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pagharian mo ako, Panginoon, at patawarin mo ako sa aking mga kasalanan simula nung ako'y maliit hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran na iginawad mo sa akin. Simula sa araw na ito, meron akong bagong buhay, bagong pag-asa, bagong pananaw sa piling mo. At ilalagay mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Huwag mong hahayaan na ito ay mabura doon. Panginoong Jesus, hinihingi ko ang banal na espiritu, ang manahanan sa akin. Magturo sa akin. Mag-ingat sa akin. Pumatnubay sa akin. At magturo upang makilala kita sa malalim na kapamaraanan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sino man po ang sumabay sa akin, meron na po kayong personal na relasyon sa Panginoon. Dahil meron na kayong personal na relasyon sa Panginoon, kailangan niyo po lumago sa Panginoon. Una po, kailangan po natin na magbasa ng Bible. Manghingi tayo ng tulong sa Holy Spirit kung paano tayo manalangin. At patuloy natin saliksikin ang Panginoon. Habang sinasaliksik natin ang Panginoon, binabago at binabago at binabago ng Panginoon ang ating buhay. Salamat po at mag-closing prayer po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa gabing ito. Dalangin ko nga po na sino man ang nakapanood ng video na ito, Panginoon,
pagpalain mo siya. Sino man ang nangangailangan ng kagalingan, Lord, ikaw ang aming dakilang manggagamot. Sino man ang nangangailangan, Panginoon, ng kapayapaan, Lord, bigyan mo ng kapayapaan sapagkat you are the King of Peace. At sino man ang nangangailangan, hallelujah, ng pagkakasundo, restore mo, Panginoon, hallelujah. Magkaroon po sila ng restoration, Panginoon, hallelujah. At sino man po ang nangangailangan ng, hallelujah, ng financial, Panginoon, you are our supplier, Panginoon, hallelujah. Philippians 4:19, at sino man, Panginoon, ang nangangailangan, Panginoon, o Logan, hallelujah, ng trabaho, ikaw ang tumutugon nito. Sino man ang nangangailangan, Panginoon, hallelujah, mga na-bankrupt na negosyo, Panginoon, Lord, ikaw ang magtatayo uli upang sila'y makaahon. Ama, ikaw ang katugunan ng lahat. Ikaw ang katugunan ng lahat. Kaya Lord, dalangin po namin, hallelujah, na sino man po ang nakakapakinig na ito, patuloy na magtiwala at manampalataya sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa iyo nga po ang lahat ng karangalan, sa iyo nga po ang lahat ng kaluwalhatian, sa pangalan ni Jesus. Amen.